ang ino-notify natin? Kindly notify us if ang connection ay medyo nagkakaproblema, kung kayo po ay kailangan mag-out dahil nagloloko po ang ating connection or ang ating internet, kung medyo hindi po na-flash ng ating speaker ang kanyang presentation dahil nagkaproblema. So kindly notify us in our group chat. And then, letter S means to share. Ano po ba ang i-share natin? Let us be free to share our thoughts or mga takeaway natin, mga interpretations natin, yung mga bagay na ay naalala nyo nung narinig nyo tong sinabi ni speaker, mga experiences natin, kasi pwedeng makatulong yun sa ibang mga sensei natin. So feel free to share your thoughts, your ideas about our topic for today. And then letter E means to extend. What are we going to extend? Let us extend our help. Kasi there are times na yung mga kasensei natin ay nagkakaproblema sa kanilang connection, and then may na-miss out sila na sinabi ni speaker tapos tinanong nila sa ating group chat. Feel free to extend your help. Pwedeng tayo na lang din po ang sumagot ng mga tanong ng mga kasensei natin. Or kapag meron silang mga ibang concerns na alam naman po natin kung paano natin sila matutulungan, you can extend your help po to other kasenseis. And then the last one would be letter I, which means to inquire and to inspire. So later on, magkakaroon po tayo ng ating open forum na kung saan pwede po natin matanong ang ating guest speaker. And then hopefully, after the webinar series, after our webinar session for today, mai-inspire tayo to do our task proactively, to do our task with enthusiasm, na kung saan dahil sa mga nalaman natin ngayon is maa-apply natin to sa ating mga lessons, sa ating mga activity sheets, and magiging well-equipped tayo sa pagharap sa new normal. So yun lang po ang tatandaan natin, ang sensei. S means to silent. Okay, letter E means to engage, N means to notify, S means to share, another E means to extend, and then letter I, it could be to inspire or to inquire. Okay, so actually, ina-encourage ko nga po na magtanong po tayo mamaya sa open forum, kasi nga sabi nila eh, masasabi natin na ang ating mga estudyante ay engaged at interesado sa topic natin kapag sila ay nagtatanong. So syempre, para kay guest speaker, nakakatuwa yun na tayo ay nagtatanong, kasi ibig sabihin nun, interesado tayo sa topic niya. Okay, so para hindi na rin po tayo masyadong matagal, dahil medyo madaldal na po ako. So let's now proceed with the introduction of our guest speaker. So we are very lucky to have our guest speaker for today. So he has been teaching since 2007, and currently he is the head teacher of the Science, Technology, and Mathematics Department of Caloocan City Science High School. He has taught subjects both in the junior high school and senior high school level, such as basic and advanced physics, earth and environmental science, and research for senior high school. He has mentored champions in science quiz bee and science investigatory project competitions in the division, regional and national level. He has also been a regional and national trainer for teachers in critical content in science, and has been tapped as writer for the lesson exemplars in K-12 science, as well as for the curriculum for the gifted and special interest programs in elementary and secondary science. He is a graduate of the Philippine Normal University with a degree of Bachelor of Secondary Education, major in physics under the DOST SEI scholarship, and is currently finishing his master's degree in science education, major in physics, from the same university. So we are so lucky to have him with us. So fellow educators and science teachers, let me welcome Mr. Angelo G. Cabic, our guest speaker, and he will be presenting the topic, Developing Higher Order Thinking Skills, or HOTS, of Grade 8 Learners, Utilizing Home-Based Activities.
So, welcome and good afternoon, Sir Angelo. Maraming salamat po. Naririnig po ba ang audio ko? Opo, sir, malinaw po ang audio niyo. So, bago po tayo... Maraming salamat. Sige, sir. Bago po tayo mag-umpisa, sir, just an intro lang po about your topic. Why is it important, sir, that we help our students develop their higher order thinking skills? Well, alam po natin na ang aim ng ating K-12 curriculum, particularly the science curriculum ng ating K-12, is for us to develop scientifically, technologically, and environmentally literate individuals. Part po para ma-achieve yung goal na maging scientific, technological, and environmentally literate ang ating mga learners is for them to develop their higher order thinking skills. Now, hindi po ibig sabihin na pababayaan natin yung mga tinatawag nating basic thinking skills or BATS, kasi madalas na naririnig natin yung HOTS or higher order skills, at medyo hindi natin masyadong pinagtutuunan din ng pansin yung BATS or basic thinking skills. Maganda na bago natin ma-achieve din yung ating higher order thinking skills is ma-target muna natin din yung basic thinking skills ng mga bata. So bago ma-achieve yung HOTS, kailangan ma-achieve muna lahat ng dapat na nandun sa BATS. Pero syempre, hindi lahat din dapat ng BATS ay puro BATS na lang ginagawa natin. Kailangan medyo nile-level up natin ng bahagya yung mga naituturo natin at nalalaman ng mga bata, and that is for them to, you know, become more critical thinkers, more creative, at may apply nila yung kanilang natututunan, hindi lang pang-eskwela, kundi pang-araw-araw na pamumuhay. Actually, sir, we are very excited nung nabasa namin yung topic nyo. Malaking tulong to sa amin, lalong-lalo na part din to ng rubrics or criteria para i-assess ang aming performance. So, I think that would be all, sir. If you have any concerns, sir, i-mention nyo lang po yung name ko. Okay, sir? Thank you, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din kay Sir Russell Samson. Maraming salamat po sa pag-invite niyo sa akin para ma-share kung ano man yung aking nalalaman. Siguro, may iba sa inyo na noong 2018 ay nakasali na noong ating training, regional training on critical content, dahil bawat division po noon, bawat school, if I can remember it right, is nagpadala ng mga teacher representatives. Gusto ko lang pong malaman among the participants, sino po sa inyo yung naka-attend noong 2018 regional training on critical content? Meron po ba among the participants that we have here to this afternoon? Pwede nyo pong i-type sa comment section. Parang wala. Mukhang wala po ata, sir. Ayan. Parang si Donting lang ata ang naka-attend noon. Ayan, si Ma'am Maria Cristina Cornelio Rao ay naka-attend noon 2018. So, at least merong mga participants doon. So, yung ibang i-discuss ko po ngayon, hindi naman bago sa ating lahat. Pangalawang tanong, sino po sa inyo ang physics major talaga? Hindi po yung physical science, kundi talagang physics major by training nung kayo ay college. Maaari ko po bang malaman sa comment section? Actually, sir, kapag may mga seminar kami, ang kadalasong mga majorship ng mga science teachers na kasama, it's either biology or general science. Medyo konti lang po ang physics talaga sa amin. Pero I'm not sure if dito po sa ating Google Meet room kung may physics major. Ayan, kasi yun nga po, kaya ko na itatanong, dahil magmula nga nung naipatupad itong paniba, yung spiral ng ating K-12 curriculum, lalo sa science, I also share the same sentiments ng ibang mga teachers na kailangang magturo ng hindi natin totally major. Halimbawa, since ating spiral curriculum is required ka na ituro yung physics, yung chemistry, biology, and earth science, ako halimbawa, physics major ako by training, I find it difficult to teach biology and chemistry. So, sa ganun, halos pare-pare equal footing po tayo lahat nung nagsimula itong K-12 na ito, but we are grateful of our central office, our regional office, and of course your school's division office, that they are conducting seminars like this, may it be physical or
webinars or online na makakapag-equip sa atin para makatulong para maituro natin ng mas madali at para mas maging effective para sa mga bata. So, please allow me to share my screen po. Ayan. Nakikita na po ba? Sir, hindi pa po. Ayan po. Nakikita na po ba, ma'am? Sir, hindi pa po. Wala pa. Ayan, sir. Nag-loading pa po, sir. Ayan, okay na po, sir. Okay po. Alright. So, my topic for today, as what was mentioned by Sir Russell po sa akin, is developing hubs of grade 8 learners utilizing home-based activities. So, ang objectives po natin para ngayong hapon is for us to revisit the most essential learning competencies for first quarter ng grade 8 science. At alam po natin na ang lahat ng competencies ng first quarter sa grade 8, ang focus po ay physics. We will also re-emphasize the critical concepts in physics for grade 8 science and cite potential home-based activities that can be done by learners to augment their learning. Now, balikan ko lang po yung order sa atin ng ating regional director, and that is for us to use modular in our approach. So, may iba sa atin na tap as module writers, may iba na tap as validators. So, ang magiging trabaho po natin bilang teachers is for us to think of home-based activities, not necessarily online activities, but yung pwedeng magawa ng mga bata natin with or without the internet connection. Okay? So, ayan. Nakikita po ba? Nakikita pa rin po yung screen ko? Yes po, sir. Okay po. Yung physics part po, yung first quarter ng grade 8 science, it's divided into four large topics, namely force and motion, mechanical energy, heat, sound, and light, and then yung electricity, which is for Ohm's law and electric circuits. Now, sa ating MELC po, ang allotted time for force and motion ay 2 weeks, sa mechanical energy ay 1 linggo, sa heat, sound, and light ay 1 linggo, that's for week 4, at dun sa electricity naman po ay 3 linggo, that's week 5 to 7. Pero kung inyong titignan po, lalo na itong pangatlo, heat, sound, and light, 3 malalaking topics po yan na 1 linggo lang na i-discuss. Parang mas maganda po kung sakali itong nasa dilaw na ganito sana ang magiging hatian natin, and I think we can have it like this. 1 linggo para sa force and motion, dahil as you will be oriented later, na hindi na ganun karami yung topics tungkol po sa force and motion. 2 linggo para sa mechanical energy, 2 linggo para sa heat, sound, and light, at 2 linggo para naman po sa electricity. Para po sa akin, yun yung sa tingin kong optimal na allotment ng time or number of days para maituro ng sapat yung ating mga most essential learning competencies. Okay, so simulan po natin sa quarter 1, week 1 to 2. So yung unang 2 linggo according to our MELC. And according to our MELC, yung unang 2 competencies po natin is first, to investigate the relationship between the amount of force applied and the mass of the object to the amount of change in object's motion. Pangalawa, infer that when a body exerts a force on another, an equal amount of force is exerted back on it. So, those who have been teaching science for many years already, alam natin upon reading na itong 2 competencies na ito ay related po talaga sa Newton's laws. Kaya, importante na matouch natin doon sa 2 linggong gagamitin natin para ituturo yung Newton's laws, itong mga critical concept po tungkol sa Newton's laws of motion. Now, balikan ko po yung competency. Ang tinanggal po nila dyan or ang parang medyo inalis nila ng bahagya ay yung concept ng uniform circular motion. Sa atin pong original na learning competencies, sa 3rd competency po about force and motion,
nandyan po yung topic about uniform circular motion. Siguro sa palagay nila ng mga nag-craft po ng ating MELC, eh mas mahalaga na makover talaga muna at ma-master ng bata yung Newton's laws of motion. So para po sa akin, ito yung mga critical questions about Newton's laws of motion. First, we have to deal with and we have to clarify. I think this is more of a review na rin sa mga bata from their elementary science. What are the different kinds of forces? What are the effects of applying force on an object? When is a body considered to be in equilibrium or in stable equilibrium? What factors affect the acceleration of an object? And how will you describe action-reaction pairs of forces? So, dito sa mga questions po na ito, naglalaro yung mismong laman, yung mismong essence ng MELC natin for force and motion. So, simulan po natin dun sa type ng forces. So, first, forces can be broadly classified as either contact or non-contact, sometimes called as the field forces. Okay? So alam natin, itong mga types ng contact forces, kailangan ng physical contact or physical interaction between the two objects that will exert forces on each other. On the other hand, yun naman pong non-contact or field forces po natin relies on the idea of field. Okay? So sa contact force, ito po yung mga ilan sa mga example niya. Meron kang applied force, meron kang pulling force, such as tension. You also have this spring force, meron tayong friction, nandyan din yung ating air resistance. These are types of forces that requires contact between the objects that are interacting. On the other hand, for our field forces, we have here gravitational force, electrical force, magnetic force, we also have nuclear force. These are the types of forces that does not require physical contact among the objects that are involved. Alright, so unahin natin yung, isunod natin yung effects ng application ng force. This, I think, was discussed ng grade 4 or grade 5 science. Mahalagang ma-re-emphasize natin sa mga bata na kapag nag-e-exert ka ng force, marami siyang po pwedeng maging effect. First, you either change the shape or the size of an object. Pag nag-exert ka ng force, pwede mong baguhin yung shape niya, pwede mong baguhin yung size niya if it's a compressible object. In the context of grade 8 science or grade 8 physics, kapag nag-apply ka ng force, it also has the capacity to change the state of motion of an object. And when you talk of changes in state of motion of an object, you either make the object move if it is originally from rest, or you make the object move faster or slower. You can also make or stop the movement of an object if it is originally moving, or you can also change the direction of motion of a moving object. Now, etong mga sub-bullets po na ito, yung make the object move from rest, make the object move faster, stop the movement of an object, iisa lang po ang pinapatungkulan yan, and that is regarding the state of motion of an object. Particularly, if you make an object move from rest, you make it accelerate. If you make it slower or move faster, you make it accelerate. If you stop the movement of an object, you accelerate the object. When you change the direction of the motion of an object, you are also accelerating an object. So babalikan din natin ngayon yung topic nung grade 7 sila about acceleration. Ano ba ang acceleration? It's either change in speed, change in direction, or both. So ito po yung nag-encapsulate ng idea ng ating acceleration. At kapag mag-accelerate ang object, kinakailangan meron kang applied force. So that would lead us to Newton's first law, which states that every object continues in a state of rest or of uniform speed in a straight line with constant velocity unless acted upon by a non-zero net force.
Or simply stated, a body will not accelerate unless acted upon by a net external force. Not accelerating means it will remain at rest when it is originally at rest, or continue moving with constant velocity. Ano po ba yung constant velocity? Constant yung speed at constant yung direction. Kaya nakalagay dito, uniform speed in a straight line. Okay po? Now, sa second law naman, it states that the acceleration of an object is directly proportional to the net external force applied on the object and inversely proportional to the mass of the object. Marami sa atin, sinusulat lang yan as F is equal to M times A. Di po ba? Now, kung isusulat lang natin siya as F is equal to M times A at hindi natin ipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng F is equal to M times A, ang tanging re-rehistro lang po sa isip ng mga bata natin tungkol sa Newton's second law ay yung equation at hindi yung relationship ng mga factors or ng mga quantities involved, which are acceleration, applied force, and the mass of the object. Maganda, balikan natin yung mismong statement ng Newton's second law na pinag-re-relate yung acceleration ng object sa force applied sa kanya at sa kanyang mass. So using this equation ng A is equal to F over M, that would make them realize that when you increase the applied force on an object, its acceleration will also increase. Increasing the mass of the object will decrease the acceleration of the object. So yun po ang mahalagang ma-emphasize natin sa mga bata instead na yung equation lamang po. And then third, we have Newton's third law or the law of interaction. Whenever one object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal and opposite force on the first object, or better known as for every action, there is an equal and opposite reaction. Ano man ang exert na force ni object A kay object B, ganun din ang i-exert na force ni object B kay object A. Pagdating po sa Newton's third law, mahalagang ma-emphasize natin that action-reaction pairs, okay, it acts on different objects. Okay? Magkaibang object po ang pinag-uusapan kapag tayo ay nag-discuss na ng action-reaction pairs. Bago po ako magtuloy, meron po bang tanong for the meantime? So far, sir, wala pa naman pong tanong, sir. Okay po. Ayan. Some thoughts to ponder on regarding Newton's laws. Una, importante po na ma-identify na maayos yung system or body of interest. So, let's say, meron tayong isang system na katulad po neto. Meron tayong isang car at meron siyang hilang dalawang cart A and B. Alright? We can identify at least three systems here. Pwede mong i-identify si car as a separate system. You can identify the combination of B and A as a separate system. Or you can isolate A as your system of interest. Importante po na ma-identify natin ang system or body of interest para pag nag-analyze ka na ngayon ng combination ng mga bodies and the forces involved in them, is hindi malilito yung bata. Alright? Sir, sorry, may ibatin lang po. Yes po. Talaga pa ba, sir, na hindi naka-flash yung PowerPoint, sir? Yes po. Kasi okay, para mag-annotate din po ako ng mga sulat, ma'am. Para sa mismong presentation po, kasi sa slideshow presentation po, is hindi ko magagawa itong annotation po ng mga figures. Ah, okay, sir. Nag-word up ako. Thank you, sir. Okay po. Sige. Now,
Sa discussion din po ng Newton's laws, importanteng maituro rin natin kahit paano sa mga bata kung paano mag-drawing ng force diagram. Now, iba po yan sa free body diagram, and we'll try to differentiate it now. So, sa force diagram po, ang gagawin mo, kung ang object of interest mo ay isang cart, you will have to draw a model of a cart. If ang object of interest mo ay apple, kailangan mo mag-drawing ng apple, and you will have to draw the forces along the edge of your drawing. So, halimbawa, balikan natin itong ating example kanina. Kunyari, ang ating object of interest is cart A. And let's say that it is being pulled by a car to the right, yan yung ating velocity, and as it is being pulled by the car to the right, cart A, our object of interest, also pulls object B. Now, if the question is, identify all the forces acting on object A, paano po natin ngayon i-identify yan? So, balikan natin uli yung situation. Gumagalaw itong kabuuan na ito. Silang tatlo ay gumagalaw towards the right. Okay? Object A is being pulled by the car. They will move to the right. And as A moves to the right, it is also pulling B to the right. So, lahat po sila ay gumagalaw papunta sa kanan. If our object of interest is object A, paano tayo mag-draw-drawing ng force diagram illustrating all the forces acting on object A or on cart A? Okay? So, una, meron tayong pull of gravity, which is downward. We'll name that as F sub G. Okay? Now, we know that this F sub G is the mass of cart A times acceleration due to gravity, G. Okay po? Then, other than that, meron din tayong normal force. Now, sino ang nag-e-exert ng normal force doon sa object A? By the way, before I forget, ito pong gravitational force is the force of the Earth on the cart. Ang nag-e-exert po ng gravitational force ay ang Earth, ini-exert niya sa cart. So, bukod sa papangalanan natin siya as gravitational force, maganda rin na ma-emphasize natin ano yung nag-e-exert ng force at saan ini-exert yung force. So, if our object of interest is the cart, the gravitational force is exerted by the Earth and it is exerted on the cart. Okay? Siguro parang mas maganda kung A na lang ito rather than cart on A. Alright. Now, sinunod naman po natin yung normal force. Ang normal force naman, it's a force exerted by the ground on the cart. And its direction is upward. So, normal force is upward. Bukod po dito sa dalawang vertical forces na ito, ano pa po ba yung ibang mga force involved dun sa situation natin kanina? Meron din tayong pull noong cart. So this cart, car. Yung cart A natin ay hinahatak papunta sa kanan noong car. So let's say that this is applied force, or in this case, tension force. Now this tension force is the force exerted by the car on A. And then finally, meron din tayong force that is exerted yung cart A, yung object A natin, hinihila niya yung object B. But we are interested not of the force of A on B, but the force of B on A. And again, that is tension force kasi nakakonekta sila ng tali, and that is the force of B on A. So ito po yung tinatawag nating force diagram, kung saan mag-i-sketch yung bata at mas importanteng ma-emphasize natin ano
or paano mag-drawing noong tamang force diagram para ma-identify niya yung mga forces involved sa situation. Now, meron pa tayong isang kulang na force dito. Yung force na ine-exert nung ground para kontrahin yung paggalaw ni cart A. And that is your frictional force. Let's say yung frictional force natin, violet. And that is a force that we exert. Parang nawala yung aking pansulat. That is a force exerted by the ground on the cart, and that is intended to oppose the motion of the cart. Now, since the cart is moving to the right, we expect that the frictional force is to the left. Okay? Yan po yung force diagram. Pagdating naman sa free body diagram, hindi na tayo mag-drawing ng isang buong cart. Rather, we will represent the cart as a dot. Okay? And from the dot, tsaka ka mag-drawing ngayon ng arrows away. Okay? Away from the dot, symbolizing the forces acting on the cart or on the object. So, balikan lang uli natin. Ano yung mga forces involved? Meron kang normal force, which is upward. Meron kang gravitational force, which is downward. You have the tension force of the car. Let's say we name it as FT1. And then, yung pong isa ay tension force 2 that is exerted by object B on the cart. And then finally, meron pa ring frictional force which is exerted on the ground. So almost the same yung ating free body diagram and force diagram, only that for a free body diagram, we use dots instead of the actual object or our representation of the actual object. Now, free body diagrams are important para ma-visualize ng mga bata natin kung paano na-exert yung force at saan ini-exert, saan direction ini-exert yung force. Dahil ang force ay medyo abstract na concept, hindi natin madaling makita siya. Magandang nire-represent natin siya ng tama para mas madali nating maintindihan yung nature ng forces. Okay po? Now, we can also use force diagramming in identifying action-reaction pairs. Ano po yung nabanggit natin kanina tungkol sa action-reaction pairs? They act on two different bodies. Okay? Now, suppose meron tayong illustration dito ng okay, horse pulling a cart and the cart pulling a log. Okay. Pwede po ba kayong mag-identify ng mga action-reaction pairs dito sa ating diagram na ito? Pwede po ba kayong mag-share ng inyong sagot? Dear teachers, pwede po tayong mag-comment sa ating GC to answer the question of Sir Angelo po. Sige, simulan ko ha. Meron tayong force of the horse on the cart. That's the first force, the force of the horse on the cart. If this is our force, ano kaya yung ating object of interest? Saan ina-apply yung force? Ina-apply yung force sa cart. Sino ang nag-a-apply ng force? Yung horse. Nasusundan po ba? Okay, ano kaya yung action-reaction pair po dito sa ating example na ito? If this is our force, force of horse on cart, ano yung reaction pair sa kanya? So, sir, we have an answer here po coming from yes po? Sir Joseph Gabriel Cruz.
horse pulls cart, and then cart pulls horse. Okay, correct po. So if the horse pulls on the cart will also pull on the horse. Okay? So ang reaction pair po niya ay force of the cart on the horse. Take note, yung una po nating force ay force na ini-exert ng horse sa cart. Yung pangalawa nating force, force na ini-exert ng cart sa horse. One is exerted on the cart, the other one is exerted on the horse. So they are action-reaction pairs. Second, we can also have force of the cart on the lug. Yung hila ng cart dun sa lug, and that is to the left. Ang action-reaction pair po niya ay force of the lug on the cart, and that is to the right. One is exerted on the lug, the other one is exerted on the cart. Okay po ba? Now, kung halimbawa po, nahila ng hila halimbawa itong si horse, pero hindi naman sila gumagalaw, masasabi ba nating yung pull noong horse sa cart ay equal sa pull ng cart, ng lug sa cart? Depende po sa sitwasyon at depende rin definitely sa friction sa ground. But what I'd like to emphasize here is when you talk of action-reaction pairs, you always talk of two forces that are equal in magnitude, opposite in direction, and acting on two different bodies. Okay po? So, some activities na po pwede po nating ibigay sa mga bata. Now, I know marami sa atin nakaka-attend ng iba't ibang mga webinar na medyo high-tech na konti yung pinag-uusapan, gagamit ng app, gagamit ng software, gagamit ng iba't ibang mga programs. Wala pong masama kung gagamit tayo ng ganun. Pero, yun nga, we have to consider equity among our students. Hindi lahat ng mga estudyante natin e merong access sa internet. Hindi lahat ng bata natin e merong gadgets na po pwedeng magamit para doon sa mga advanced apps or software na yun. Kaya maganda, bumalik din tayo ron sa mga activities na po pwede nating ibigay na po pwede nilang gawin kahit na wala silang internet connection. So, una, kailangan nating i-review yung idea ng motion sa kanila. Tell them to read, tell them to review their ideas about motion. Magbigay tayo ng practice exercises to develop the skill of illustrating a situation. Kasi po, pagdating sa physics, critical na kapag meron kang ina-analyze na situation, pinakamakatutulong po, and research shows that students can better understand and answer a question if they can illustrate the situation. You can also give ranking types of questions that they will answer. Ang kagandahan sa ranking type po ng question, hindi nila madaling mahulaan kasi kailangan iisipin talaga nila ano yung magiging sagot dahil hindi lang A, B, C, D ang sagot kundi talagang irarank nila yung mga options. Then give more conceptual questions that learners can actually perform at home. Ano po yung isang example niyan? Excuse me. So, pwede kang magbigay ng mga tanong na po pwedeng gawin ng mga bata to validate their answers. Halimbawa, instruct the students to push a can of sardines. Marami tayo niyan ngayon kasi marami tayong natatanggap na, kung meron man, ha, natatanggap na mga ayuda, ng mga relief goods. Push a can of sardines across the table at a steady speed. Since you are exerting a force on the can, why is it not accelerating? So, ang idea po rito ay yung steady speed. If the can is moving with steady speed, therefore, it's not accelerating despite the fact na nag-i-exert ka sa kanya ng force. So, dun pa lang sa tanong na why is it not accelerating despite na nag-i-exert ka ng force, mag-iisip na ang bata, oo nga, sabi ng Newton's second law, pag nag-exert ako ng force, mag-a-accelerate yung object.
Pero bakit kapag nagtulak ako ng isang lata ng sardinas at a steady speed, bakit hindi siya nag-a-accelerate kahit nag-e-exert ako ng force? That's the time that they will be identifying the forces acting on the object, mag-drawing sila ng diagrams, and they will have to compare the sizes of the forces that are involved in that situation. So simple lang na tanong, kayang gawin ng bata to verify the possible answers that pwede niyang isagot dun sa tanong. Also, pwede mo siyang i-ask, push the same cart or the same can. This time, quickly, mabilis na pagtulak, and then release it so that the can will slide before stopping. What is the direction of the net force on the can that made it stop? Bakit noong itinulak na niya yung lata, nag-slide lang ng konti, tapos biglang nag-stop. Then napapasok yung prior knowledge ng bata na kasi mayroong friction. Pag alam niya na may friction involved, saan ngayon ang direction ng application ng friction? Bakit ngayon ito nagkukos doon sa lata para mag-stop siya? That facilitates critical thinking among our students. So even basic questions, katulad po nito, na po pwedeng gawin ng bata na hindi niya kailangan bumili ng maraming mga kagamitan, hindi niya kailangan na masyadong maghanap ng maraming gamit, mag-iisip pa rin ang bata ng sagot sa tanong niya at hindi lang yung basta siya manghuhula ng isasagot po niya. Okay po? Meron po bang tanong bago po tayo mag-proceed? Right now, sir, I'm reading the group chat. Wala pa naman pong tanong, sir. Sige po. Proceed na po tayo sa week number 3. According to our MELC, sa week number 3 po, about energy, ang ating most essential learning competency, is to explain and identify the factors that affect potential and kinetic energy. So, isa lang po yan na LC about energy. So, ito po yung ating mga essential questions or critical questions pagdating sa work and mechanical energy. First, kailangan nating i-relate yung energy sa work. At kailangan malaman ng bata, when is work done? When is mechanical work done? Also, what's the difference between kinetic and potential energy? Later on, we will try to modify some of the common inconsistency sa definition po natin ng especially ng potential energy. And finally, how will you explain the principle of conservation of energy? Okay, so unahin po natin yung work done. Kailan ba nagkakaroon ng work done sa isang system or sa isang objects? When you read many references, maraming iba't ibang po pwede silang ibigay na definition ng work. But work is said to be done when an object or a system is acted upon by a force, and that force made the object or the system move in the direction of the force. So meron dalawang ingredients daw para ikaw ay magkaroon ng work done or masabi mo na merong work done. First, kailangan merong force involved. Merong force na nai-exert sa isang object. And that force should make the object move. Kailangan mag-displace yung object dahil sa force na yun. Alright? Work is also a means of transferring energy from one body to another. We are able to push things, okay? Because we have energy. Yung energy natin, pag tinulak natin yung isang bagay, natatransfer papunta dun sa bagay na itinulak natin. Thus, there is transfer of energy, and that can only be possible once you have done work. Alright. Analyze natin itong situation na ito. Meron tayong bodybuilder or weightlifter, nag-angat siya ng barbell. Now, ang tanong, when is work done during a weightlifting routine? Can you
comment on the comment section or comment chat box po, kailan nagaganap yung work done during a weightlifting routine? Okay, dear teachers, may tanong po sa atin si speaker. So, kindly comment na lang po. Ay, we have an answer already, sir, from Sir Jomel Cipriano. Well, he is lifting the barbell from the ground to his head daw po. Okay, correct. Tama po. Originally, yung ating barbell ay nasa ground. Kapag inangat ni weightlifter yung barbell from the ground to a certain height, he is exerting an upward force, an applied force. And that force made the barbell displace from the ground to a higher position. Therefore, meron ka ngayong exertion ng force, meron kang displacement due to the force, therefore, there is work that is being done. What about if the barbell is already at this level? Nandiyan na po, inangat na niya. Meron po bang work done during that part? The answer is, wala. Bakit? Though mayroong force involved, yung support force galing doon sa braso ng weightlifter, that force is not making the barbell move. So if a force does not make an object move, or the force is not effective in making an object move, therefore, no work is done. So kailangan po ma-emphasize natin sa mga bata that in order for mechanical work or yung work natin sa physics na sinasabi, in order for that work to be done, first, there should be an applied force, and second, there should be a displacement in the direction of the applied force. Now, work can be positive, negative, or zero, but that does not mean that work is a vector quantity. Work is a scalar quantity. Ito pong ating mga signs na yan is only for convention in labeling work. Okay? So work is said to be positive when the force and displacement are in the same direction. Nagtulak ka ng kahon, papunta sa kanan, yung kahon, gumalaw papunta sa kanan, then your applied force does or has done positive work. Meron kang kahon, hinatak mo papunta sa kaliwa, there is tension force. Kapag gumalaw yung kahon papunta sa kaliwa, then the tension force is able to do positive work because the box, the object, moved in the direction of the force. Work is negative if the force and displacement are in opposite direction. Halimbawa, merong isang box na nag-i-slide sa isang surface. Nag-slide lang siya. Tapos bigla siyang huminto. Okay? Now, humihinto siya kasi merong nag-a-act against the motion of that object, and that is friction. Now, that friction is acting against the motion, against the displacement of the object. Therefore, it is doing negative work. When you're falling from a very tall building, you feel the drag of the air moving or parang exerting towards you in the opposite direction of your fall, air drag also does negative work on you in that case. Work done is zero when the force is perpendicular to the displacement. So halimbawa, merong kang kahon na gumagalaw papunta sa kanan, tapos nag-apply ka ng force pababa. No matter how hard that force is, no matter how large that force is, if that is exerted perpendicular to the displacement of the object, then zero work po ang meron doon. Alright? Practice question po tayo. Okay. Now, maganda ma-develop natin among ourselves drafting or formulating questions that would, you know, go beyond the what, the why, the what, the when, and the where. Maganda, meron tayong mga tanong that focuses more on the why and the how, such as this. Although ito, medyo more on what, pero kailangan din pa rin ng analysis.
a crane lowers a steel column into place at a construction site. The column moves with constant speed. Consider the work W sub G done by gravity and the work W sub T done by tension in the cable. Which of these options is correct? Okay. Bigyan ko po kayo ng isang minuto to analyze the situation. Again, dear teachers, feel free to answer po the question of Sir Angelo in our group chat. Okay. Meron na po bang nagsagot? Wala pa po, sir. Ayan, may sumagot na po, sir, from Sir Jomel Cipriano po, letter E daw po. May nagsagot na letter E, so lista natin E. Meron pa po ba na iba ang mga sagot? Baka nagpinag-iisipan pa po nila, sir. So, tulungan ko kayo mag-isip. Ano? So, meron tayong object and it is being lowered. Okay? So, ang galaw ng object natin ay pababa. Okay po? Now, merong dalawang work done na sinasabi po rito. One is work done by the gravity. And alam natin that gravitational force is downward. Tapos meron ka ring work done by the tension applied by the cable. Ano direction po niyan? Upward. So gumagalaw pababa yung ating object. Yung gravitational force, pababa. Yung tension force, pataas. Following our sign convention a while ago, kapag magkaparehas ng direction, yung force at yung displacement ng object, work is positive. Kapag naman opposite yung direction ng force and displacement of the object, work is negative. So, the answer is, work done by the gravitational force is positive. Work done by the tension force is negative. And that is letter C. Ulitin ko lang po uli. Bakit naging positive yung work done ng gravitational force? Dito tayo ngayon magbabase sa kung paano po yung paggalaw ng object. Pababa. Since pababa yung galaw niya at pababa rin yung direction ng gravitational force being in the same direction makes the work done positive. Yung tension natin is supplied or applied by the cable on the object and it's directed upward. Therefore, tension is upward, displacement is downward, opposite direction sila, work done is negative. So, work done is positive ng gravitational force, work done is negative by the tension force. So, questions like this would challenge our students to think beyond the text, to think beyond what they read and apply what they have learned from their lesson. Okay po? Now, punta tayo ngayon sa kinetic energy. Kinetic energy is defined as the form of mechanical energy associated with the motion of an object. Okay? Related siya sa work, lalo na kung yung work done sa isang object, ang effect lang niya e baguhin yung speed ng object. When work done by a net force on an object, and the only change that's happening to the object is a change in its speed, then we say that work done is equal to the change in kinetic energy of the object. That is, in equation form, W work done is equal to the change in kinetic energy. This is what you call as the work and kinetic energy theorem. So energy and work are actually not distant relatives. They are very related to each other because first, energy is the capacity to do work. Work is a means of transferring energy.
work can increase or decrease the energy of a certain object, such as changing the kinetic energy of an object. Now, so, i-analyze po natin ito. Paano natin ma-apply yung work kinetic energy theorem kapag nagmamartilyo ka ng pako papasok doon sa kahoy? So ulitin natin, work is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy of an object can be transformed into work done, or the work done can change the kinetic energy of a system. So dito, gumagalaw yung martilyo papunta doon sa pako. Ano magiging effect ng paggalaw ng martilyo once na tumama siya doon sa pako? Ano mangyayari po ron sa pako? Hindi po ba mangyayari? Babaon siya. Kapag bumaon yung pako, ibig sabihin nagkakaroon siya ng displacement. Nagkaroon siya ng displacement dahil merong applied force na tumama sa kanya. Pero paano na-apply yung force na yon? Dahil yung martilyo ay gumagalaw. Meron siyang kinetic energy. So once the hammer hits the nail, the hammer will change its kinetic energy. Hihinto ng konti. O kaya hihinto momentarily bago siya mag-bounce back. But the thing is, there is a change in kinetic energy of the hammer upon hitting the nail. That, in fact, causes the nail to displace due to the force from the hammer, and therefore, meron kang work that is involved. Since yung kinetic energy noong hammer ay na-convert into driving the nail towards the inside part of the wood. Therefore, yung change in kinetic energy niya ay na-convert into work done. So, hindi lang work na-convert into change in kinetic energy, it's also the other way around. The change in kinetic energy of a certain object can be translated as work done. Okay po? Alright. Now, madalas natin dine-define ang kinetic energy as the energy of moving objects. Tapos itatanong naman natin, ano naman yung potential energy? Madalas na isasagot natin dyan, since ang kinetic energy ay energy of moving objects, yung potential energy naman daw ay yung energy ng mga objects that are at rest. Well, it's not completely wrong, but mas tama na i-define natin ang potential energy as the energy associated with the position of an object within some system. Alright? Merely defining it as the energy of objects at rest is too broad and parang kulang. So rather, we associate it with the position of an object with some system. Yung pinaka-common po na type ng mechanical potential energy na madalas na ginagamit natin is GPE, or gravitational potential energy. It's the energy associated with the relative position of an object in space near the Earth's surface, and that is symbolized sometimes as PE. In some books, it's given as U, and it's equal to mg times h. Notice that mg is the weight of the object, and h is yung position po niya relative to the Earth's surface. So this equation only tells you that the potential energy of an object increases when its mass or its weight increases and when its position increases. Potential energy decreases pag pinababa mo yung timbang ng object at kapag binawasan mo siya ng position or height. Okay? So, in this case, halimbawa, meron ka bumabagsak na object from one height to another height or to a lower height. So, we say here that there is a decrease in potential energy.
Nagkakaroon ka ng decrease in potential energy because the object displaces from a higher elevation to a lower elevation. Now, paano natin ngayon yan marerelate sa work? The object, this book, will fall because it is being pulled by gravity. It's being pulled by the earth through gravity. So meron ka ngayong work done by gravitational forces. Now, ano yung direction ng displacement? Ang displacement niya ay pababa. Okay? Now, ano uli yung sabi natin kanina? Kapag yung displacement at yung force ay in the same direction, ano yung sign ng work? Positive. So in this case, meron kang positive work. Kapag nagkaroon ng positive work, okay, ano naman yung nangyari doon sa potential energy ng object? Dahil siya ay bumababa, nababawasan yung kanyang height, therefore, the potential energy decreases. And when the potential energy decreases, U final is less than U initial. When the final value of your potential energy is less than your initial value of potential energy, therefore, change in U is negative. And with that, we can say that when work is positive, when work is done on an object, it changes also the potential energy of a certain object, such that it will decrease the potential energy of the object. That is if the work done is positive. But if the work done is negative, yung change in potential energy naman po ay nagiging positive. Okay? Practice question po tayo. I'll give you 1 minute to answer this question po. Then type in your chat box kung ano po yung inyong sagot. Give me 1 minute lang po, sandali. So we have 1 minute po to answer. Again, feel free to comment po in our group chat our answers po. So may nauna na pong sumagot si Sir Joseph. He answered number 4. How about the others po? Wag po tayong mahiya na sumagot po. Okay po, may nagsagot na po ba? Yes sir, si Sir Joseph po, he answered number 4. Yan, masipag si Sir Joseph, siya ang madalas nagsasagot, ano? Okay po, so this one is a ranking type of question po, if you notice. So the question is, rank in order from the largest to smallest the gravitational potential energies of balls 1 to 4. Okay, so halimbawa meron kang bola na itinapon pataas and it was projected upward. So, ang sagot ni Sir Joseph ay option 4. Now, let's analyze. Ano po uli yung ating description ng potential energy? MGH. So, it's dependent on the height or position of the object. Among these 4 balls or positions of the ball, ang 3 ang nasa pinaka mataas na position. Therefore, siya yung may pinakamataas na potential energy. Okay? Then, etong dalawa, yung position 2 tsaka position 4 are almost in the same level. Therefore, we say that U2 is equal to U4. And finally, yung 1 ang pinakamaliit, so nandun siya sa ibaba. So, alin sa mga option na ito ang nagsasabing yung U3 ang mas malaki, yung U2 at U4 ay magkaparehas, at yung U2 at 4 ay mas malaki pa rin kumpara sa 1. That is option 4. So tama si Sir Joseph.
dapat meron siyang premyo galing kay Sir Russell. Okay? But anyway, may pag-grab food daw, sir. May pag-grab food. Sana, okay? Now, other than identifying kinetic and potential energy, importanteng ma-emphasize din natin yung conservation of mechanical energy. Now, according to this, energy cannot be created nor destroyed. It can be transformed from one form of energy to another, but the total amount of energy never changes. Or, in a mechanical sense, the total mechanical energy remains constant. Ano po ibig sabihin yan? Alright, kunyari, meron tayong situation, medyo maliit pero later may enlarge po yan, na sa isang building merong nahulog na tao. At that height, the potential energy is 10,000 joules. So, at that height, na palundag pa lang siya, okay, the kinetic energy is said to be zero. Yung moment na palundag pa lang siya, we can estimate that the object, the person, has zero kinetic energy. Now, note what happened as that person, ano nangyayari sa potential energy niya? Bumababa. Paano ba't nababawasan? Nako-convert siya into kinetic energy. So, from 10,000 and zero, nagiging 7,500 and 2,500. At a lower height, lalong bumaba yung potential energy niya. And as you all know, habang ang isang object na nahuhulog, habang patagal ng patagal siyang nahuhulog, pabilis ng pabilis yung kanyang nagiging speed. Pag bumibilis na bumibilis yung speed niya, pataas naman ng pataas yung kanyang kinetic energy. That's why as you notice, from zero, kinetic energy, naging 2,500, naging 5,000, naging 7,500. At nanggagal, hindi bigla na lang sumusulpot yung kinetic energy na yon. Rather, nagkakaroon ng transformation of energy in that case. The transformation is from potential to kinetic. The height of the falling person decreases as that person falls. Therefore, nababawasan yung kanyang potential energy and it is converted into kinetic energy. To the point na pag nasa luna siya, na itong mga nasa baba, ang potential energy niya is zero and its kinetic energy is 10,000. So lahat ng potential energy niya sa taas na convert into kinetic energy upon hitting this group of people here who are supposed to catch that falling person. Okay. Isa pa po na tanong. Halimbawa, merong kang box na nag-i-slide sa frictionless surface na ito and we will release it at this height. Given na frictionless yung surface, we all know that as this object slides to the other side, hanggang dito siya sa point B. Or, pupwede rin siya sa point A, pero most likely, since frictionless naman yung surface, it will return to its original height. So, in that case, there is conservation of mechanical energy. Ano man yung total mechanical energy niya, initially, ganun din yung magiging total mechanical energy niya sa dulo. That is if frictional forces are negligible. Okay. Suggested activities. Pwede nating pagawin yung mga bata ng pendulum. Maraming po pwede siyang mga materials na magamit sa bahay. Sinulid, as iba't ibang mga bagay to demonstrate conservation of energy. We can also allow them to relate lessons to familiar occurrences. This will allow learners to make connections between content and daily experiences, make them reflect about the things that they see that applies conservation of mechanical energy. Okay, nabanggit ko na lang po yung pendulum na yan. So, pwede pong ang gagawin natin ay gagamit tayo ng video. Nakikita po ba yung aking folder? Yes po, sir. Okay, so sa dulo po nitong PPT na ipepresent ko, meron pong mga resources or links na po pwede ninyong magamit para ma-access po ninyo yung iba't ibang mga video na ito. Now, marami tayong po pwedeng ipakita ang video ng ganyan sa mga bata. Take for example po natin yung pendulum. Alright.
I hope makita nyo rin po nag-play. Nakikita nyo po ba nag-play po? Yes po, sir. Okay. So, pwedeng gawin ng bata po ito sa bahay kahit na hindi talaga bowling ball yung gagamitin niya. Pwedeng halimbawa, chinelas o kung anong po pwede niyang isabit dun sa kanilang kisame. Tapos, papatunayan niya na talagang posible nga na kapag inirelease mo yung pendulum na yan from certain height, say halimbawa nasa level ng baba mo, at nag-swing po yan back and forth, ay hindi ka tatamaan as it goes its way back to you. That is provided that you release the pendulum from rest at hindi mo siya itutulak palayo, such as this. Okay? At dapat syempre hindi rin gagalaw yung person na yon. Pwede mong ipa-video sa kanya na third person yung gagawin niya, or po pwede mo rin sa kanya ipa-video na first person naman. Okay po. Ayun, nakikita na in-release sa harap ng camera. Kapag hindi gumalaw, hindi mo binigyan ng initial push yung object, hindi kanya tatamaan. So that is conservation of energy. Pwede rin po tayong gumamit. I'm not sure whether you are familiar with FET. Although I'll be mentioning it later. Meron tayong mga FET simulations na po pwede po ninyong magamit. Demonstrating different principles in physics. So, ito, okay, so meron kang skater, tapos pwede mong i-release siya at this point, or i-release siya at different height, at tignan mo saan siya pupunta ron sa kabilang side. Okay, so as you notice, if this path is frictionless, okay, kung wala siya talagang friction, magre-return lang siya kung saan siya in-release. Hindi mas mataas, hindi rin mas mababa, provided that the path is frictionless. Ito pong simulation na ito ay po pwede po ninyong ma-download, mailagay ninyo sa flash drive at maibigay sa mga bata para sila mismo, kung meron sila mga computer or tablet sa mga bahay nila, ay po pwede po nilang magamit. Okay po. Alright. Punta na po tayo sa susunod. Yung susunod po natin na MELC ay tungkol naman sa heat, sound, and light. Now, bakit po sila pinagsama-sama? Kasi halos magkaka-relate po sila sa isa't isa, lalo na yung MELC po natin ng heat and sound. So sa MELC po natin, we differentiate between heat and temperature at the molecular level. We investigate the effect of temperature to the speed of sound and explain the hierarchy of colors in relation to the energy of visible light. Ano po yung mga importanteng mga tanong dyan? First, how is temperature different from heat? Madalas yan na pag-i-interchange. Is heat a form of energy or is it the other way around? Okay? What are the effects of the addition or removal of thermal energy on objects? How does temperature of a medium affect the speed of sound passing through it? And how is color related to the frequency, wavelength, and energy of light? Okay, simulan po natin doon sa idea ng temperature and heat. Temperature is defined as the measure of average translational or linear kinetic energy, not of the object, not of the substance, but of the molecules comprising the object or the substance. Okay? Heat naman is the means of transferring thermal energy from one body to another by virtue of temperature difference. So though heat and temperature are different, they are related to each other. Because in order for you to change the temperature of an object, you have to
well, do processes of heat. Okay? So, ito po yung sa definition ng ating temperature. Low movement, low kinetic energy corresponds to low temperature. High movement corresponds to high energy of the molecules, therefore high temperature. Mahalaga po na ma-visualize ng mga bata na ang mga molecules para yung mga solid, marbles, or pwedeng mga billiard balls na pwedeng gumalaw ng mabagal, pwedeng gumalaw ng mabilis. Kapag mabilis ang galaw nila, isabihin mataas ang energy, mataas ang energy, mataas ang temperature ng mga nung substance. Mabagal ang galaw, mababa ang energy, mababa ang temperature ng substance. Now, what are the effects of adding or removing thermal energy? By the way, balikan ko lang yung definition natin ng heat. Okay? Heat is not the one being transferred. It's the means of transferring energy. Kung sa mechanics, ang way para makapag-transfer ka ng energy ay through work. Sa thermodynamics, you can transfer energy through heat. Okay? Tandaan po natin, hindi heat ang trinatransfer. Heat is not a form of energy, it's not a kind of energy, but a means of transferring energy. Makakapag-transfer ka lang ng thermal energy kapag meron kang temperature differences. Okay. Now, when you add or remove thermal energy from a substance or from an object, maraming po pwede pong mangyari. Una, pwede mong mabago yung temperature ng object. Now, the amount of change in temperature depends on the specific heat of the substance. Now, sad to say, yung idea ng specific heat dyan sa ating competency ay nawala sa MELC. But if you have time, you can touch on that. But as for this session, siguro, hindi na natin i-elaborate pa kung ano yung specific heat. Maybe you can do it in your personal reading po. When you add or remove thermal energy from substance or from an object, you can also change its dimension. Changing its dimension means you change the length, you change its area, or you change the volume. Okay? You can also, or the change in dimension of length, area, and volume now depends on the coefficient of expansion of the material. Okay? May mga material na mas madaling uminit, may mga material na mas madaling lumamig. May mga material na mas mabilis humaba pag naiinit, may mga material na mas mabagal humaba kapag iniinit. Also, when you add or remove thermal energy from your system, you change the phase of the object. You melt it, you make it vaporize, you make it condense, you make it, you freeze it, yun po. Now, nakadepende naman yun sa tinatawag nating latent heat of fusion or latent heat of vaporization. One good device, kung meron po sa mga schools natin, pero kung wala, po pwede tayong mag-ano ng video, ay yung drinking bird apparatus. Let me show you a video of that drinking bird. Okay. So again, these materials, pwede nyo po itong ma-download sa internet at magamit, may papapanood po sa mga bata. Kapag meron kayong collection po niyan, tapos ipapasa nyo lang sa mga bata, either you send it to them via email or sa kanilang mga flash drive. So ito po yung tinatawag nating drinking bird. Maganda, hindi natin pangalanan siyang drinking bird para at least hindi alam ng mga bata kung ano yung tawag sa kanya. Alam lang ng mga bata, physics toy siya. So, gawa po siya sa glass, okay? Pero kailangan siyang gumana or mapapagana mo lang siya, magagamit siya kapag meron kang tubig. So, the idea is, kapag idinip mo itong drinking bird na to, yung kanyang tupa dito sa tubig, initially, okay, para siyang umiinom, yung kanyang movement na yan, na patuloy siyang iinom, will continuously happen. So parang nagiging perpetual yung movement niya na umiinom
hanggat nandyan yung tubig na pag-iinuman niya. Now, it entails a lot of applications in thermodynamics such as the relationship between temperature and pressure. Nandyan din yung relationship between phase change. So, marami pong po pwedeng maging activity or maging tanong na investigative dito sa paggamit ng drinking bird apparatus. Now, kung wala po kayo niyan sa ano sa mga school po ninyo, po pwedeng video ang ipapanood niyo sa mga bata, marami pong downloadable na video niyan sa internet. I-download po ninyo, tapos ipasa ninyo sa mga bata. Okay. Pagdating naman sa sound, it's important to take note that sound originates from vibrating objects. Kapag halimbawa nag-uusap tayo face-to-face, naririnig ninyo yung boses ko kasi una, nagva-vibrate yung aking voice box. The vibration of my voice box sets the air particles inside my throat into vibration as well. Kapag yung mga vibration na yon ay nailipat papunta sa mga iba't iba pang air particles sa pagitan ng aking lalamunan at ng inyong tenga, hanggang sa dumating siya sa inyong mga eardrums at yung vibration niya yon ay naiset into vibration yung inyong eardrums, tsaka nyo palang maririnig po yung sound na puro-produce ng aking pagsalita. So whatever sound that you are hearing, it originates from vibrating objects. Nakakarinig kayo ng sound mula sa speaker kasi yung speaker ninyo nagva-vibrate. Nakakarinig kayo ng sound mula sa nagmamartilyo kasi merong vibration dun sa pagpukpok ng martilyo sa kung ano man yung kanya pinupukpok. Okay? So ito po yung ating illustration ng sound propagation. It's actually a series of compression and expansion of particles in the medium. So meron tayong compression and expansion or rarefaction na sinasabi. Okay? Now take note, hindi po yung air particles ang natatransfer. Ang tanging natatransfer lang ay yung disturbance or yung wave. Remember that wave propagation does not entail or does not require that matter particles would also be transported. Only the disturbance transfers. Okay? So, as you notice here, meron tayong mga lugar na may mga air particles na magkakadikit. Yan po yung mga compression. Tapos, nakaka-produce din siya ng mga regions wherein their air molecules that are vibrating are far from each other. Yan yung ating mga rarefaction. Now, sound propagation in solid and liquid depends on the characteristic of the medium, which are compressibility and elasticity. The more compressible or elastic the medium is, the faster the sound waves will travel. Okay? Kaya po, mas mabilis mag-travel ang sound sa solid because solids are more elastic compared to other materials such as liquid and gas. Between gas and liquid, mas mabilis mag-transfer or mag-travel ang sound sa liquid kasi mas compressible naman ang liquid kumpara sa gas. When we are talking of sound propagation in fluids such as liquids and gases, the hotter the medium is, the faster its molecules move or the particles move. And therefore, the quicker the sound will travel through the medium. When we heat a substance, the kinetic or the particles in that substance have more kinetic energy and vibrate or move faster. Sound can therefore be transmitted more easily and quickly in hotter substances. So this one summarizes the MELC for sound. Bakit mas mabilis mag-travel ang sound kapag mas mainit? Now, i-relate natin yan ngayon dun sa discussion natin ng temperature. Remember that when your temperature is high, the kinetic energy of the particles are also moving very fast. Okay? So the faster the movement, the greater the kinetic energy, and the easier or the faster that the disturbance or the wave or the sound wave will be transmitted.
one question that we can ask our students in relation to sound, why are orchestra instruments warmed up before a performance? Normally, yung mga instrument players po na yan, darating sa venue ng concert an hour or two before the actual performance, and they use that period to warm up their instruments. Bakit kailangan i-warm up po nila yun? That's something to do with the variation of the speed of sound with temperature. Kapag masyadong malamig yung venue, the gas, especially for, this is very true, especially for wind instruments, yung gas sa loob ng, or sa paligid ng mga wind instruments natin, affected ng temperature ng paligid. Kapag nagbago ang temperature or bigla ang nagbago ang temperature ng gas sa loob, kasi pag hinihipan mo yung trumpet or hinihipan mo yung mga wind instruments na yan, you are blowing warm air to it and therefore altering its temperature. Pag na-alter ang temperature niyan, mababago ang velocity ng sound sa loob, at kapag nabago yung velocity ng sound sa loob, mababago naman yung characteristic frequency ng sound na napoproduce. Pag nabago yung characteristic frequency na napoproduce po niya, mababago yung pitch, mababago yung tono noong instrument na napoproduce ng instrument. So para maging pare-parehas at hindi disintonado yung mga instruments na yan, they have to warm it up. It's not just for practicing, but more of tuning up your instruments. There is physics involved in that. Okay? Now, yun naman pong light, color, and energy. Now, from grade 7, naituro na sa mga bata na yung colors of light something to do with their frequencies and their wavelength. Pagdating ng grade 8, i-relate naman po nila yan sa energy. Now, alam natin that the colors of light in the visible spectrum are arranged according to wavelength. The wavelength of an electromagnetic wave is related to the energy of the wave with the formula E is equal to H times F, wherein F is frequency and H is what we call as the Planck's constant. Pwede nyo po yan kahit na hindi nyo na i-measure yung actual na value niyan. Ang mahalaga, ma-present po ninyo yung equation and you have to make sense out of the equation. So bakit biglang from E is equal to H times F naging H times C over lambda? Now we know that this lambda is wavelength. Hindi po ba? So bakit po naging ganyan? So E is equal to H times F. From grade 7, alam natin na velocity of a wave is given as wavelength times the frequency of the wave. But since light is an electromagnetic wave, we know that all electromagnetic waves, ang velocity or speed niya ay C, 3 times 10 to the 8 meters per second. So magiging C is equal to lambda times F. If we solve for F, that becomes C over lambda. Pag in-apply natin yan dito, magiging E is equal to H times C over lambda, which is our equation here. H is equal to C, or I mean HC over lambda. Now, from this equation, E is equal to HC over lambda, maire-relate nyo po ngayon yung energy at wavelength. Familiar ng mga bata na sa colors of light, okay? Sa colors of light, ang red ang may pinakamataas na wavelength. Ang violet ang may maliit na wavelength. Now, using that equation, the learners will know that red with the greatest or longest wavelength has the least energy, while violet with the shortest wavelength has the greatest energy. Now, bakit naman ganoon? Remember that wavelength is inversely proportional
to frequency. Okay? Mas malaki yung wavelength mo, mas maliit yung frequency. Mas maikli yung wavelength mo, mas malaki yung frequency. Frequency tells you about yung dalas, gaano kabilis na nagva-vibrate yung particles that are involved. The greater the frequency, the greater the speed of the vibration, the greater would be the energy. And that would allow you to relate color wavelength and color energy. Okay? So, madali nating ma-i-discuss ito sa mga bata kung babalikan natin yung kanilang mga previous na lessons. Now, it has to be very emphasized or it has to be clear to the students that what they are discussing as they progress from grade 7 to grade 10, they are all interconnected with each other. Yun po ang kagandahan na itong ating spiral, yung ayos ng ating spiral, may istorya, may tahi yung progression ng mga topics. Okay. Now, pagdating naman po sa last 3 weeks ng quarter 1 ng grade 8, puro naman tungkol sa electro o electricity ang pag-uusapan. So ito po yung ating MELC. First, infer the relationship between current and voltage. Explain the advantages and disadvantages of series and parallel connection in homes and explain the functions of circuit breakers, fuses, earthing, etc., etc. Okay. Ito po yung ating mga essential questions pagdating sa electricity. How are voltage, current, and resistance related to each other? That's Ohm's law. And how are series and parallel circuits different from each other? So when it comes to voltage, current, and resistance, we have here one statement that would relate the three. Voltage produces a flow of charge. Flow of charge is current. So without voltage, you will not have current. So you have to have voltage in order for your charges to flow. You have, there should be a voltage source in order for current to pass through a circuit. Now, the flow of those charges are restrained, napipigilan, by the resistance that it encounters. And that resistance depends on the material to which the charges will pass through. So we can make some sort of like an analogy sa relationship between voltage, current, and resistance sa pipeline ng ating tubig. Okay? So the pipe will serve as the wires. This part right here that's quite complicated, it's like your resistance. Okay, and your pump will serve as the voltage source. Without the pump, water will not flow all throughout your circuit. The same way, charges will not flow in your circuit if you don't have a voltage source. So, the voltage source gives the charges the push for them to flow. The flow of charges is current. As these charges travel around your circuit, they will encounter different kinds of obstacles, etc. These are your resistances. So, meron din tayong analogy na para sa tubig. Okay? So, kung wala ka halimbawang voltage source, kung wala kang pump, normally na mangyayari lang, pag meron kang tubig of higher pressure on one side and water with lower pressure on the other side, mangyayari lang is, first, water from this side will just flow to the other side until a certain point that they will normalize, na mag-i-equal lang sila. And that's it. Without that, wala nang flow ng tubig na mangyayari. So to generate that continuous flow of water from one side of your pump, or I mean of your pipe, to the other side, kailangan mo magdagdag ng pump. And that is similar to the function of your battery in your circuit. And in Ohm's law, that in terms of resistance, the resistance of
the circuit or of the circuits of the wire or the wire in the circuits depends on the conductivity of the material that is dependent on the nature of the conductor itself, also with the thickness and the length of the wire. Longer wires have more resistance. Thicker wires have less resistance. Okay? Long wires, greater resistance. Thicker wires, less resistance. Ohm's law relates all those three. States that the current in a circuit is directly proportional to the voltage across the circuit and inversely proportional to the resistance of the circuit, all encompassing in this equation V is equal to I times R, or I is equal to V over R. So kapag mas malaki yung voltage source, mas malaki yung pump, mas malaki yung current, mas malakas yung daloy ng tubig, mas malakas yung daloy ng charges. Kapag mas maraming resistance, mas mabagal, mas kaunti yung daloy ng charges. Now on with circuits. We have two ways. By the way, this is circuit. Okay? When your electrical devices are connected in series, the devices in a circuit forms a single pathway for the electrons or the charges to flow. When it's parallel, the devices in a circuit forms branches, each of which is a separate path for electrons or charges to flow. So parang ganito po. The series circuit natin, so isang path lang, such that kung meron kang charges na manggagaling or na itutulak ng battery natin all throughout your system or all throughout your circuit, it will pass through a single path. Pag nagkaroon ka ng isang break, okay, such as an open switch, not a closed switch. If you open your switch right there, wala nang path. Mapuputol yung path for charges to flow, and therefore, the bulbs will not light up. Okay. Now, it's very important to determine ano-ano yung characteristic ng series circuit when it comes to the voltage, the resistance, and the current. Since isa lang ang path ng ating series circuit, therefore, the total current in the circuit is the same all throughout. Okay? So that means that pare-pareho yung amount ng current na magpa-pass through in bulb 1, 2, and 3. Alright? Now, since connected din siya sa isang voltage source, the idea is that the total voltage, okay, the total voltage across or along these lines of bulb would be equal to voltage in bulb 1, plus voltage in bulb 2, and voltage in bulb 3. Okay? Now, since V is equal to IR from Ohm's law, total voltage would be IT, RT is equal to I1, R1, plus I2, R2 plus I3, R3. But since I are all the same, therefore, mawawala po lahat ng I dyan and will be left with total resistance is equal to total resistance 1 plus resistance 2 plus resistance 3. Now, anong ibig sabihin po netong total resistance na yan? Ibig lang sabihin na habang dagdag ka ng dagdag ng bulb sa isang series circuit, palaki ng palaki yung total resistance mo sa iyong circuit. What happens when the resistance increases? Balikan natin yung Ohm's law. When
resistance increases, ano nangyayari po sa current? Bumababa. Bumaba yung current, ano mangyayari sa ilaw? Habang nagdadagdag ka na nagdadagdag. Pabawas ng pabawas yung kanyang luminosity or brightness. So that's one disadvantage of the use of series circuits. Habang nagdadagdag ka na nagdadagdag, yung amount ng resistance sa circuit mo, tumataas ng tumataas. Thus, the total current in your circuit decreases and that poses a problem for your circuit. Yan. The total resistance to current in the circuit is the sum of the individual resistances along the circuit path, and the sum of the voltage drops across the individual devices is equal to the total voltage supplied by the source. So what happens to the light intensity of each lamp in a series circuit when more lamps are added to the circuit? The answer is the intensity of light gradually decreases as you add more lamps. Adding more lamps correspond to more resistance. Adding more resistances increases the total resistance in your series circuit and thus decreases the current in your circuit, total current in your circuit. On the other hand, meron ka naman parallel circuit, katulad po nito, kahit meron kang putol on one part, meron ka pa rin ibang bulbs na mag-glow-glow because current would still pass through these two other paths. Thus, applicable talaga ang parallel circuit when it comes to household wiring. Para kahit na nakapatay yung isa o sira yung isang appliances mo, hindi niya maapektuhan yung performance ng ibang appliances. Okay. Now, sa parallel circuit, since these three resistances are connected in the same points, we say that the total voltage supplied by the battery is equal to the voltage across each device. So V1 is equal to V2 is equal to V3. Now the idea is, yung current na lalabas papunta sa A, mahati siya sa tatlo. That means that the total current supplied by the battery will be divided across each branch of your parallel circuit. That would make it I sub T is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay? Now, knowing that V is equal to IR, therefore I is equal to V over R, i-apply natin to dito sa taas. Magiging VT over RT is equal to V1 over R1 plus V2 over R2 plus V3 over R3. So ito po, in-apply lang natin dito. Kaya yung IT naging VT over RT, etc. So what does that, what does this mean? Since yung total voltage mo ay pare-parehas, all these voltages here will cancel out, leaving you with 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Now, what does this equation imply? Ibig lang po sabihin nito na habang nagdadagdag ka ng resistance sa circuit mo, yung total resistance sa circuit mo, paliit ng paliit. Kung kanina sa series, habang nagdadagdag ka ng bulbs, palaki ng palaki yung resistances, sa parallel naman po, habang nagdadagdag ka ng resistances, paliit, lalo ng paliit, yung total resistance ng circuit mo. Ano mangyayari kapag lumiit ng husto yung total resistance ng circuit? Following Ohm's law, when R is very small, I becomes very large. Eh ano mangyayari kapag lumaki ng husto ang current sa circuit mo? Diyan ka po pwedeng magkaroon ng tinatawag nating overloading. Okay? So ulitin lang po natin sa parallel circuits.
the device, each device connects the same two points, A and B. Therefore, the voltage is the same across each device. The total current divides among the parallel branches. Therefore, the total current I sub T is equal to the sum of the individual currents across each bulb or each branch. And the amount of current in each branch is inversely proportional to the resistance of the entire branch. Ito yung tanong natin. What will happen to the light intensity of each lamp in a parallel circuit when more lamps are added to, in the circuit? In terms of intensity, walang mababago kasi pare-parehas lang po yung voltage in every branch. But what will be different would be the total resistance in the entire circuit. In a parallel circuit, more resistances that you add means lesser total resistance. Lesser total resistance would make the total current very large, which leads to overloading. Kaya po mahalaga na ang isang circuitry natin ay kinakabitan natin ng mga safety devices such as fuse para nang sa ganoon ma-prevent natin na magkakaroon ng overloading. Let me show you a video of overloading. Okay pa po ba kayo? Yes, sir. Nakikinig pa po. Ayan. So dito po sa video, meron tayong mga bulbs connected in parallel to each other. As you notice, kahit na yung ibang bulb ay hindi umiilaw, the rest of the bulbs are still okay. Now, what will happen habang nagdadagdag ka ng bulb? Notice that yung brightness ng bulb remains the same. That is because the voltage remains the same. But as you add, okay, ulitin natin sa part na yan. As you add the larger one, ano pong nangyari? Ano napansin po ninyong nangyari? Yun. May biglang pumutok. That is the fuse of the circuit. Okay? That only signifies that habang nagdadagdag ka na nagdadagdag ng load sa parallel connection po mo, sa parallel connection ninyo, palaki ng palaki yung total current dahil paliit ng paliit yung total resistance. Yun yung danger kapag lumiit ng lumiit yung resistance at lumaki ang current. Yung wire malulusaw at po pwede siyang makapag-start ng sunog. Okay? Now, suggested activities po natin, well, we maximize the use of FET simulations. There are simulations that can be downloaded and used offline for desktop or laptop or tablets or even the mobile phones of your learners. Now, we have to use these simulations not only to show phenomenon, but instead make the learners explore the simulation, use it like doing virtual labs for experiment. Dahil alam natin na hindi tayo face-to-face at hindi lahat ng bata natin may pambili ng laboratory equipment, maganda na meron tayong mapagkukunan ng mga simulations katulad yan para ma-demonstrate natin paano itong mga theories na dinidiscuss po natin sa klase. Let me show you one example of that simulation. Ito po yung parang circuit builder po natin. Again, this is from FET. So, pwede kang bumuo dyan ng circuit. Halimbawa, yan yung wire natin. Kabit natin siya sa battery. Okay. Tapos pwede ako maglagay ng bulb dito. Okay. Just like that. Ayan. Pwede po ninyo makita yung flow ng
charges, bakit umaapoy, kasi kailangan natin maglagay ng kailangan natin maglagay ng resistor. Ibig lang pong sabihin nito, masyadong malaki yung dumadaloy na charge or current sa ating circuit. Now, this only goes to show, or this kind of simulation allows our learners to, you know, play with the devices even without the actual device in front of them. So yun ang kagandahan po niya. And the good thing about FET simulations is that pwede niyo po siyang i-download, at pag na-download po ninyo ng libre yan, eh palagi niyo nang magagamit, at palagi nang magagamit din ng mga bata. Okay? Now, some thoughts to ponder on. When you're teaching physics, I'd like to emphasize that you have to make it visual before you make it mathematical. Making it visual allows the learners to see abstract concepts of forces, especially forces. Use figures that are familiar to the learners kung maaari, lalo na yung mga gumagawa po ng module natin. Huwag kayong gagamit ng mga situations or pictures na wala sa context ng mga bata. If available, use videos not to explain the lesson but to trigger the interest of learners that would make them think. Mag-download po tayo sa YouTube or in other resources ng iba't iba mga videos ng fenomeno na po pwedeng makita ng mga bata, at ang itatanong nila, bakit ganun ang nangyari? Pag nagsimula na sila magtanong ng bakit ganun ang nangyari, bakit ganun yung phenomenon, then that would trigger them to, you know, parang learn more from what they saw. If videos are not available, use action photos or pictures that depict movement of motion. Gaya nga ng sinabi ko, hindi madali po na i-visualize ng mga bata yan, lalo na kung very basic yung ating mga pictures na gagamitin, etc. And one thing that I'd like to emphasize, sa dinami-dami ng mga materials na pwede natin magamit, sa dinami-dami ng mga apps na pwede natin gamitin, huwag po nating ipilit kung mismong tayo hindi natin kayang gamitin. What's important is we have to go back to basics, that we have to emphasize on the most essential concepts with or without the use of this high-tech apps or software. So keep it interesting, concise, still knowledgeable, and simple. Kasi sa dami ng mga kailangan gawin ng mga bata natin ngayong panahon na ganito, maraming aasikasuhin niya ng mga modules, etc. At tayo rin, we have to, you know, devise ways para hindi tayo masyadong mahirapan sa ating task. These are the many resources, or some of the many resources na po pwede po ninyong magamit. Yung FET, dito nyo po pwedeng ma-download lahat ng mga simulation na naipakita ko at iba pa. Not only for physics, but also for chem and also for earth science. You can also visit the Wonders of Science, Practical Physics. Mga videos po ng demo, ito pong dalawang links na ito. And you can also have, kung hindi po maiiwasan na magpakita kayo ng video sa mga bata explaining concepts, make sure that these videos are not very long. Kaya maganda itong minute physics na ito, kasi the concepts are explained in very short videos lang po. These are my image sources and it's already past 3:30. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay meron po kayong natutunan sa session po ngayong hapon. Salamat po. Okay, thank you po, Sir Angelo, for your very informative discussion po. I myself, I find it really hard po talaga being a bio major to teach physics, lalo na dahil sa K-12 curriculum. So yung mga ganito po mga webinar, pinagpapasalamat po namin yun, sir. So in behalf of all the teachers, we are so grateful for your expertise, sir. Okay? So let's now proceed po. Actually po, masyado, medyo press po for time dahil kung sa tutusin, talagang napaka sa lahat ng content ng physics, sa grade 8 po ang pinaka-congested sa lahat, dahil yan yung talaga may pinakamaraming topics ng physics na kailangan ma-cover.
Yun nga po, sir. Yun talaga. And nakikita ko po sa aming group chat na marami po ang nagsasabi ng kanilang words of gratitude. So, thank you po talaga, sir, sa inyo po time at sa tulong. Sana po, sir, hindi pa po ito yung last. Meron po bang mga tanong? Ayan. So, let's now proceed po with our open forum. So, kung may mga questions po kayo, kindly comment po in our GC. Then, you can open your mic na lang po so that you can ask Sir Angelo personally po. So, do we have any questions po, fellow teachers? Sabi ko nga po sa umpisa natin, feel free to inquire, to ask questions po. Okay. Yung pong kopya po, by the way, ng aking presentation, isesend ko na lang po kila Sir Russell para at least yung link, kasi ang importante po roon yung link ng sources na pwede, kung saan pwede nyo ma-download yung mga simulations for free at yung mga videos for free, isesend ko po para magamit po ninyo. Ayan, so as what I am reading here, sir, mukhang wala naman po silang mga tanong, sir. So siguro, ganun po kagaling ang pagpapaliwanag ni sir at mukhang wala na po silang mga katanungan. And with that, sir, I'll proceed po with the certificate of recognition. So, dahil nga po sa new normal, hindi po tayo pwedeng personally na magbigay ng certificate. So, let me just read po the certificate of recognition. So, certificate of recognition is given to Sir Angelo Cabic for sharing his expertise as resource speaker during the conduct of the science education in the new normal sessions for equipping and improving webinar series. Topic, developing higher order thinking skills of grade 8 learners utilizing home-based activities. Held on June 30 at the Division of Navota City via STO Navota Science Teachers, given this 30th of June via Google Meet, signed by Dr. Alejandro G. Ibanez-Seso. So with that, thank you ulit, sir. Salamat po. Ang tata po yung natutunan kayo kahit paano. Ayan, Tommy, sir. Maraming salamat po ulit, Russell and everyone. Maraming salamat po. Ayan. Tapos, mga fellow educators, pwede paki-on na po ang inyong mga video para makapag-class picture po tayo together with Sir Angelo. So, ganito na tayo ngayon, di ba? Pagka mga seminar dati, lahat pupunta pa sa harap, may photo op pa with the speaker. Ngayon, dahil nga po sa new normal, open na lang po natin ang ating mga camera, ang mga video. Sir Samson, would you like to share lang po a few words po for Sir Angelo? Hello po. Ayan. Sir Russell? Ayan. So naka-on na po ba ang mga video natin, mga mamatsir? Apo. Doon ka na po. Hello, Sir Russell. Sorry po. Okay. Thank you very much, Sir Cabi. At ang daming natutunan ng mga science teachers na nabotas. At thank you daw talagang magaling yung discussion ni Sir. Talagang comprehensive yung mag-discuss niya. I hope na magamit ng mga teachers, ng mga science teachers na nabotas, yung mga knowledge, yung mga learning sa paggawa ng kanila, mga worksheets. I hope, sir, na ano, huwag ang matawa kasi I hope na hindi pa lang ito, mag-uusap pa lang ito ng ano, ng ating webinar series since ano kaya, ang plano is every quarter sana, no? Para na-update at the video. Alam ko, sir, sobrang busy ni Sir Angelo, eh. So, hi, this is Sir Angelo. Nice to meet you tayo. Thank you, sir. Thank you po. Ayan, so naka-on po ba mga videos po natin, mga mamatsir? Mukhang yung kita, hindi po ako ata nag-on, sir. Sino po ba magka-capture, sir? Ayan. Naka-cellphone siya ako, sir, eh. Mag-cat, bilang ka daw po. Ah, sige, bilang. Sige. Oh, ready na po ha. Smile na po. 1, 2, 3. Picture.
Ayan. Okay na ba, sir? O isa pa? Sir, di ka isa pa. Isa pa po. Ayan, isa. O, sige. Okay. 1, 2, 3, smile. Thank you. Thank you po. Okay na daw po. So, again, thank you, Sir Russell. Thank you, Sir Angelo. Thank you, fellow educators. So, please don't forget what the book na po ang ating evaluation form. Po, our evaluation form in our page. And kapag wala na po na tayong mga tanong, I think that concludes our webinar series for today. So again, I am the moderator, your editor, and you are our webinar series. Good afternoon! Thank you.